Welcome po sa howtogracefilipino.com. Ngayon po magluluto naman ako ng ginataang tilapia. Ito po ang ating mga ingredients. Meron ako rito ng fresh tilapia. So makikita nyo, kinat ko siya sa 3 piraso. Meron din tayo rito sibuyas. Puti po ang gamit ko. Pwede rin po kayong gumamit ng red onion. Meron ako rito ng coconut milk, long green chili, pechay, asin, paminta, patis. Pero easy lang po kayo sa asin dahil maalat na po yung patis. Meron tayo rito ng luya, bawang, at meron tayong kalabasa. Gagamit din po tayo ng konting mantika. Tara na po magluto. Okay po, umpisa na natin ang pagluluto ng ating ginataang tilapia. Sa aking pong pan, meron na akong mantika dito. Puunahin po natin yung white onion, yung sibuyas. Ang purpose po nito, hindi natin uunahin yung garlic kasi para hindi siya kagad masunog. Kasi po ang pinaka sauce ng ating dish na ito is coconut. Pag nasunog siya, kitang-kita kaagad. Sabi ko maganda para sa ginataan. So isasabay na natin ngayon yung ating bawang. Kagaya ng sinabi ko, kailangan hindi siya susunugin. So, lalagay na rin natin yung ating luya. Igisayin lang natin siya ng mga ilang segundo. Tapos, papakita ko sa inyo yung ating susunod na gagawin. So, ayan po. Nagisa na natin yung ating sibuyas, luya, at bawang. Next step natin, ang kalabasa. Haluin lang natin. Ngayon po, ilalagay na natin yung ating coconut milk. Pero kung meron kayong kakanggata, yung talagang sa niyog na nabibili sa palengke, yung inyong papipiga, yun po, mas masarap po yun. Kaysa yung nabibili lang sa lata or sa packet. So, hihintay lang natin maluto yung kalabasa ng half cook, mga siguro 5 minutes. Tapos, isusunod na natin yung ating tilapia. Okay po, ayan, niluto na po natin yung ating kalabasa, pero half cook lang po siya, medyo malambot na. So, ang gagawin natin ngayon, syempre, ilalagay na natin yung ating fresh tilapia. Pwede rin po kayong gumamit kahit anong klase ng isda. Hindi lang po tilapia ang ginagawang ginataan. Ngayon po, maglalagay tayo ng fish sauce o patis, paminta at asin. Kagaya nga na sinabi ko kanina, easy lang kayo sa asin dahil mainit na yung, maalat na yung ating patis. Lalagay natin ngayon yung ating long green chili. Panghuli natin yung ating pechay. So ngayon, tatapang ko siya, lulutuin natin siya ng mga 7 minutes. Once na maluto na yung tilapia, ipanghuhuli natin yung ating bok choy or ating pechay. Okay po, luto na po yung ating isda. Siyempre, ang ating panghuling ilalagay ay ang ating pechay. Haluin ko lang. Mix ko lang siya sa coconut milk. Tapos po, tatakpan ko siya. Low heat maximum 3 minutes. Tapos po, ready na siyang serve. Ito na po ang napakasarap pero simpleng lutuin ng ating mga lutuing Pinoy. Napakasarap po nito, lalo sa mainit na kanin. Muli, marami po salamat sa panonood ng howtogreatfilipino.com. Mabuhay!
Thank you.